di ba? Anak, gano'n ito, ang gwapo-gwapo ito. Tapos pagdating sa akin, ha? Gwapo lang. Anyway, sabi, ang damo naman, pero these verses which we just read, tingnan nyo ha, sabi niya, sa simula pa lang sabi niya gano'n, you are, ano, I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. In other words, hindi ka pa nabubuo, tuwa talaga kung iging-ating-atang ka ng Diyos. And He was always watching you with your unformed substance. Kaya ang kahit yung pag-asabuhin pa lang, importante na yan. Okay ba? Magkakadiyan. Kaya God is telling us no to abortion. Now, magkatay kayo. Pero mas malami pang kahulugan ng Diyos about this. Sabi niya, who has made us competent to be ministers of a new covenant? Not of letter, but of spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. So, anong punto ng Diyos? Sabi niya, punto ng Diyos ganito. Ito yung pinaka-intent of the law. I want to remind every one of you that your life is so valuable before God. Pakasahin sa kanyo po, importante ka sa Diyos. Okay. Lahat ng tao, importante sa Diyos. Don't you ever entertain. Now, kung kunyari may mga narinig kayo sa mga sarili ninyo, hindi ka importante, wala kang kwenta, hindi totoo yan. Tatay mo lang nagsabi niya. Dahil lahat ng tao, importante. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus, kasi tinorek niya yung idea ng mga Pharisees, sabi ng mga Pharisees, you have heard that the ancients were told, thou shalt not commit murder. Yung word na thou shalt not commit murder, tama yan. Kanya lang, and whoever commits murder shall be liable to the court. Yun ang kanyang tinokorek. Ang sinasabi niya, ito yung mali nila. Sabi niya, you shall not commit murder, hindi ka liable to the court if you have not taken anyone's life. As sabi ng Lord, ito mali ninyo. Sabi niya, whoever commits murder shall be liable to the court. Sabi niya, but I'm telling you now, whoever is angry, based on your standard, with his brother, shall be guilty before the court. If you think that by taking anyone's life, you make you guilty before the court, I'm telling you now, just by being angry with this brother, sabi niya, you shall be guilty before the court. Yung lang hindi mo tayo yung mukha ng isang tao, murderer ka na. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kasi, paano mo sasabihin, ang sama ng itura niya, eh, Diyos ang gumawa niyan. Parang sinasabi mo, iniinsulto mo, yun ang create sa kanya, who is telling us that that person is important. Okay po yan? Pati na may katabi mo. Sabi mo, grabe yung mga tao kasi, hindi naman sila talaga galing agad eh. Minsan, nag-develop yung anger. Nag-develop. And itong problema, if you have that kind of attitude that you're always looking at the person based on his external appearance, titiyakin ko na sa'yo, you will never be successful in life. Bakit? Because your success is basically dependent on how you relate with other people. Tama ba? Okay na? Pati naman yung katabi, makinom natin mga kaya. O, sabi sa kanya, importante ka. Kahit, ano pa yung tsura mo. Yung sabi, ganun ang balance. Kaya dito sa kanya, Diyos, you need to value people, not because of their external appearance. Hindi pa, yung pagkakulong na yung tsura, yung tinanong ka pa, ito sinibusok ko sa tekapo, eh, no? Ano ang maganda sa akin? Sa akin ako, ito yung maganda sa akin. Ako, ang maganda sa akin, hindi na kami. Gusto ko yung natural lang. Kasi binibiro nila ako sa ipapicture at isang grupo ng mga dancers. Hindi ko sa tatang totoo kilala nung nagpapicture sila. Nagpapicture, and we know sila sa FB. Ngayon ko lang nalaman, mga ano pala yun, dati, mga ano sila, dancer na, basta, hindi lang basta dancer, dancer na dancer. Basta, hindi ko explain. Basta, di sabi nila, ang gaganda nila. Sabi ko, sa akin, hindi ako naman, maganda sila, yes, maganda sila in a human standard. Pero sa akin, hindi ako ganun masyado at ano, naaatak sa mga ganyan. Kasi ayaw ko yung hindi totoo yung itsura. Ayaw ko yung hindi totoo yung kulay ng buhok, hindi totoo yung kulay ng kilay. Iba ganun. Kasi isipin mo, nagpakasanta. Ganda-ganda ka sa kilay, ganda-ganda ka sa pilip mata, ganda-ganda ka sa buhok. Yung pala, pag hinabos niya, tanggal lahat. Tanggal yung buhok, tanggal yung kilay, tanggal yung pilip mata, tanggal yung lipstick, bigla lumabas sa totoong dami. Hindi ko, ah! Sino ka?
Kaya lang, siyempre hindi mo pwede sabihin, ah, kung nakamay ka pa, masang tama, hindi totoo yun. And again, you need to respect each other's preferences. Ano yung sabihin? So, ang ibig nang sabihin nito, mayroon tayong kanya-kanyang preferences sa buhay. Tama? But I cannot put down anybody because his preference is different to mine. Ako niyo? Yun ang sinasabi ni Jesus. Kasi sabi niya, if you truly value people, you don't judge them by their external appearance. Okay, you value them as a human being. Okay po? Pagkalo, sabi niya na, yeah. Whoever shall say to his brother, Raka, shall be guilty before the Supreme Court. Ang word na Raka is an Arabic word which means you're good for nothing. Pag sinabi sa isang tao, wala kang kakwenta-kwentang tao, sabi niya, guilty ka na before the Supreme Court. In other words, you are already guilty of murder without appeal, without consideration. Kasi Supreme Court na yun. Ay, hindi yung sabihin. Kasi sabi na ng Lord, kapag ang tao, hindi ko, walang kwenta yan. Alam nyo, ganito naman tayo sa buhay. Sometimes, even in an office, we have a tendency to think that a person working with us is nobody. Hindi pa natin sinasabi, but we're saying it through our actions. Paano? Hindi natin nabibigay ang trabaho. Hindi natin nagkakating wala ang trabaho. Siya naman, dahil medyo hindi siya nag-iisip, saya sa iyan, wala ang pinagkakalo. Pag wala kang ginagawa sa office, kabahan ka. Ibig sabihin, they don't see you important. And one day, you will be... Nagkakating yan. Pero sabi ng Diyos, huwag ganun, dapat bigyan mo na importansya ng tao. If you really don't feel that Jesus, but parang that person is capable of the work in the last thing you do, then find out saan siya mas mabuti. And tell him straight up, huwag yung pinapadaan sa kapakiramdam, hindi ko naman pinadaan sa akin. Hindi na lang, kayaan mo yung mga yung bigyan na ba ang maala sa mag-isa-isa. Hindi makatapo yun, sabihin mo. Hindi rin sabihin mo talaga, ano mo, piling ko hindi ito ang lugar mo. Why don't you try to discover where you are going back? Ano ba? At least alam niya. Kaysa naman hindi niya alam. Daka ba? Nagkakalin lang tayo. Kasi pag hindi mo sinasabi na, ibig sabihin, hindi mo siya pinapahalagahan. You don't value what he feels. You don't value his being there. You don't value the person and you are treating him as a nobody. And that's murder. Nagkakalin niya tayo. Now, let's continue. Ano naman ito? May bilang ba? And sabi natin, and whoever shall say you fool. In other words, sabi natin rin sa Greek word ng moron, you moros, or moron sa English, or idiot sa lumulubo, baliw, siraulo, yan sa atin. Okay, hindi ko sinabi sa iyo yan, ha? Nasabi sa English. Pag sinabi mo sa tao yan, sabi niya, that's a state. Bakit? Parang you're destroying a person. In other words, just telling other people, destroying the reputation of somebody else. Diba? That's already murder. Yun ang sinasabi sa atin dito. May sinasabi sa tao niya. Walang kwenta yan, o kaya yan ay sirapulo. Sa states. Yeah, it's a tamang amount of murder. Kaya sa maraming tao, alam nila, akala nila, walang problema, hindi sila nag-commit ng murder. Based on this, makikita niyo that all of us are murderers. Kakalim yan? When we think of our purpose and our existence as more important than others, when we say you're fool, when we have an attitude that says we are more righteous than others, we are better than others, we are a murderer. Kakalim yan? Paano yung nakikita yan? Kaya sa trabaho, naalala ko, ito, nangyari ko nung tablak, bingulak. Yung anak mga anak ko, itatong anak na natin nila nag-aaral. Lahat sila nag-aaral sila sa UP. So very pressured sila for their exams. And nagkataon sabay-sabay mga exams nila. So mga hindi natutulog. Kita ko sila natutulog. Sabi ko, ano ginagawa nyo? Nag-aaral po eh. Ba't kayo natutulog? Matulog kayo. Hindi kayo papasa sa pagbigay natulog. Kalukuhan, matulog kayo. E di, kung ito story short, natulog naman. E yung isa, aalis. E katutulog ng isa. Ginisip niya. E kasi ako nakaalis ka ako, sabi niya gano'n. Tol, aalis ako pag sarang gate. Kahihiga ako. Nagalit! Ano yung bakit na yung kalang? Hindi ka ba sumamay sa kanila? Nagalit yung ginawa niya, yung best niya, pasatanda, parang, oh, kung sarang na ako ng gate? Eh, ang gago mo naman eh.
tumataas na yung, ano, yung tension, ha? Hanggang sasabi niya, ang hirap sa inyo eh. Hindi nyo ako naintindihan. Kaya hindi ka, ano, civil engineering ang kinukuha ko. Kayo ay kalamis lang eh. No? Yun, pwede yun. Parang sinasabi mo, ako mas may karapatang mag-aral kaysa inyo. Tama niya sa liyan, sa sitre, nang dumating sa akin ng balita, umiiyak yung anak ko, umiiyak sila parehas, kanya-kanyang umiiyakan niya, kanya-kanyang dating yung arguments. So, kinausap ko isa-isa, sabi ko, alam mo, hindi ko, ano yung sipin na mas mabigat, mas importante yung puso mo, kaya sa iba, kasi kanya-kanyang, ano yan eh, ilipas tayo yung Diyos, kanya-kanyang sa abilities, on our abilities. Kaya kapag, iintindihin mo rin sila, di ba? Grabe na, mas magaling ka kaysa sa kanila. Hindi dapat mas naintindihan mo, hindi nila, mas hirap din sila sa kanilang pag-aaral based on that level. Tama? Kaya humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Eh siyempre siya mas matanda. Yung kaya, bali. Nasabi niya, alam mo dad, sabi niya, alam mo ba, ayoko nang kapatid sa bahay natin. Hindi na ako masaya. Minsan away lang, hindi na masaya. Eto, mabuti na lang. May tiwala ako sa kanya, sabi sa kanya, ginawin mo yung mararapat para sa iyo. Akala ko, pinigilan ko ha. Kaya ako hindi pinigilan kasi binip ako sa kanya. Alam ko kaya nila mag-isip. Kaya sabi ko, alam ko na kung sakali mabuhay kayo on your own, kakayanin ninyo dahil binip ako sa kanya. Kaya sabi ko, dahil nagtitiwala ako sa iyo, gawin mo kung anong nararapat sa iyo. Pero isa lang paalala ko sa iyo, kahit saan ka magpunta, kapag hindi ka masaya mula sa loob, that you may decide to be joyful in your life, regardless of the circumstances, you will never be joyful anywhere else in the world. So, tagal! Kasi sige na, mag-ano ka na, mag-worship ka na sa ating pag-uwi. Kapuwi ko, di pa nga, hindi ka nakabisa, yung boss bata. Nanukos ka niya, usap ka niya. So, that's just this, iyakan, di ba? Kasi ayos ka niya, alam mo, anak, kailangan mo higaan ang ate mo. Maghingi ka ng sorry. Para sa nagiging sorry, ang ganda na nangyari, the following day, hindi mo lang nag-text sila. Kasi mag-ayunin sila, alas pari siya, hindi mo lang isa, nag-text. Sorry, sorry. At may mga hahahapat sa mga text nila, kasi copy for this okay. Tawa ko yung tawa kami with an answer din sa amin. Kaya sabi niya, ma, masaya-masaya na kami. O, so what happened to your exam? Ang ganda pa, kasi doon sa exam namin, yeah, hindi ako nakapag-aral ng maayos dahil sa init ang ulo ko. O ano nangyari? Sabi niya, may humingi ng tulong sa akin. Pagkatapos kami magkahingi ng tawad, may humingi ng tulong sa akin. Tinulungan ko, sinuod ko yung problem. Pero ayaw pa, hindi na lumabas sa exam. Sabi ko, hindi ka paparating. Sabi niya, hindi na lumabas sa exam, kaya ang dali-dali. Mas isa naman, ako sa exam, ganun din, ang dali-dali pa. At buti na lang, magkasundo na kami bago kami nag-exam. So in other words, each person should be valued properly. Nagkakalig yan? Kasi the more you devalue others, you are also affected. Kasi hindi mo napapansin na nakakapatay ka pa ng tao. In other words, yung issue ng killing or murder, nagkakaiba lang tayo ng quantity, pero all of the same quality. Nandun lahat sa loob, parang isang binhiyan o isang sin ng nara. Yung sin na yan, andyan na lahat yung nara na yan. Yung iba na dinigaan, iba na ano, nabigyan ng kapakatawad, kumusbong. Tama? Ganon din ang murder sa puso ng bawat sa atin. We are all murderers. And yet, yung iba na dinigaan, nabigyan ng kapakatawad, nagtrabaho sa security ba? At matanggal, yun, lumabas sa iba. Eh, hindi nyo lang. Yung isa, nabigyan ng chance na, boom, pumatay. Tama niya? And some people, hindi nila napansin, kaya sila, ina nyo, they value their lives more than others. Kung hinihinto na sila, hindi sila humihinto, kasi iniisip niya sarili na more than that person, victima is my holder. Tama ka, dami yung pwede natin yung kamakailangan? Kawawa sa mga, kung ako lang dito, ano yung gagawin mo? Simple tatawag ka lang ng police. You don't need to go there if you are afraid. Tawag ka lang lang na may yung problem again. Tama ba? Tulungan mo lang, tawag ka lang ng emergency. Yun ang exhibit, minsan wala rin tayo malasakit sa kapatid. Kaya ito ang challenge sa atin. The second spirit, yung law, it's not only about how we relate, but we need to understand something like this. Yung second spirit of this law is to create an atmosphere of love. Nasabi ng Bible, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also have
also love one another. Ano pa sinin nyo? Noon, ang ating lagi narinig na nakutos ng love is love others as you love yourself. Tama ba? Tama ba? Ang problema dyan, iba-iba ang style natin ng pagmamahal sa sarili. Maari yung pagmamahal sa sarili, we just give everything we want. But it may not be good for other people. Tama? Tama ba? Ngayon, eh, sabi ng Lord, hindi. Iba na standard, I'm giving you a new commandment. Love others as I have loved you. Paano mo ba minahal ni Jesus? He died for you. Ganun na kasimple. May tanayin mo, are you willing to die for the person beside you? Tingnan mo ha? Handa ka ba pamatay para dyan? At hindi mo pa lang pinararap mo eh. Kasi sa ito, handa ako pa pala yun. Ako ka pamatay para dyan, sir. Ganun yan. Kasabi niya, by this all men will know that you are truly my disciples if you love one another. So anong punto ngayon? Now, let's continue now our discussion on Matthew. Dito natin makita. Kaya ang ating part is this. Value others, highly value others, be reconciled. What do I mean? Kasi ganito yan. Therefore, ito yung continuation nun. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and then remember that your brother has something against you. Ano sasabi niya? Leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Ano kasi niya? Maraming tao, they just love singing to the Lord, attending masses or maybe services, kahit marami silang kagalit. Tama ba? Kasi ang isip nila, ito mas importante. Yung sinasamba ang Diyos. Pero pagkain sa ibang tao, at sila mawalang niya. Wala silang galang. Ay, sabi ng Diyos, mali yan! Sabi niya, bago mo i-offer, pumunta ka muna. Pag nag-offer ka, naalala mo, ikaw nakaalala, may masama ang loob sa'yo. Sino ma? Ano gagawin mo? Bitawan mo muna, puntahan mo. Lalo nyo ma-appreciate yan pag naintindihan yung konteksto. Itong mga taga-Israel, kung sa Jerusalem sila, can you imagine kung ikaw ay galing pa sa Endeli? Imagine mo galing ka pa sa malayong lugar, sa Dead Sea, sa border ng Egypt. Nagpunta ka sa Jerusalem to worship, mag-o-offer ka. And yung offer, during that time, sila, family, ganyan, magkaanas, sabay-sabay yung pabiyayan. Pagdating mo doon, wala kapatid ko. Asan si Pedro? Wala! Bakit? Naku, napagaling lang sa kanina. Eh, tatlong araw ka lang bumiyahe, ha? Tatlong araw ka lang bumiyahe. Tapos naalala mo, kaya siguro si Mama, dahil kasama loob sa akin. Di bitawan mo yung offering mo. Babiyahin ka ulit ka tatlong araw. At makikipagkasundo sa kanya. Bago ka babalik, i-offer mo ulit. So, naiintindihan mo kung gano'n yung inconvenience na yun. So, ang idea ng Diyos, ganito ka importante. Mas importante, para maintindihan mo, kung if you want to be reconciled with a person, so, it only shows that you value that person very much. Tama ba? Kaya, walang kwenta yung mga relationship natin, sinasabi natin, religiosity natin sa Diyos, na walang hindi ayos ang ating relationship ng tao. Hindi ba katotohanan yun? Walang kwenta yung sumasamba ka, tapos pa kayo, ang musgap sa'yo, tinamunan ka. Nasa simbahan, nakaganda. Ano ba yan? Hindi na ganda tayo eh. Hindi na tinitindihan. Murderer. Ayusin mo yung relasyon mo sa tao, dito. Kasi isipin nila ha, ba't naman nakashort yan? Hindi mo naiisip na sa service. Ikaw, hindi mo ba naisip kung ano nangyari yan? Malay mo, nakadaan sa ano yan, sa tubig, umurong. Hindi mo naman. Malay mo, binahaan, o nasunugan, wala na tinanggapin, kundi yung shirt. Pagbigyan mo na. Ganun siya komportable. Ba't kasi pinirating sa next niya, tumingin ka na Diyos. Naka yung sabihin, so, sa madalit salita, ang totoo mayroong tamang relasyon sa Diyos, tama ugnayan sa kapwa. Nagkaling lang tayo? Okay ba sa inyo? Ang unang test, ugnayan mo sa asawa mo. Ayos ba kayo ng asawa mo? Misa, papunta pa lang, magsiservice pa lang, nag-aawit. Ang tatalo mo, kayo pa rin. Kasi tayo, hindi nakasin mo namin eh. Doon pa ang awan nilang away. Di ba? Minsan doon ang awan nilang away. Yung iba naman, bingo, magsisipa, pero nag-aawit sa China. Sa bawal ka nila ulit sa Lunes.
Nakakatawang sitwasyon natin. Kaya nga, ina-expect natin magkatabukay tayo? No. Kasi walang reality ng Diyos kung walang kaisa sa iba. Nagkakamit niya. Nagkakamit na tayo. Kasabi ng Bible, you reconcile first. Tabay tayo niya. Kaya ganito ginagawa ng maraming tao. Pag nasaktan sila, they withdraw. And they put that resentment in their hearts. Diyan nagkakaroon ng pagkakataon ng Satanas na paghawakan tayo. Kasi pag may sabara ng loob, lahat ng gagawin ng iba, ng pinasasama ng loob, may ibang kahulugan sa iyo. Lahat hindi yung kahulugan yun. Sample lang ha, sample lang. Okay? Ang bawa lang, kagalit mo yung isang tao sa kabilang side. Na, pag tingin mo ganyan, hindi ka lang naman si Bilal, isang kong titingin ka, kapatingin siya sa iba. Kakapatala. Eh, isang baho? Siya na nga yun. Eh, kasi may sabara ng loob eh. So lahat ng sasabihin niyan, lahat ng gagawin niyan, bibigyan mo ng masamang kahulugan. Yun ang ginagawa niya. So dalawa ang option mo. One is to get angry and become bitter and you begin to gossip or stand there. O paano? Kakausapin mo yung kabila, alam mo? Ano yung ginawa niya sa akin? Akin-akin na to ah. Kasi, eh, di naman eh. I trust you. Masarap eh, no? Akin-akin na to. Ang tabo mo. Ang problema, sabihin na natin, eh, hindi yung talaga, dinagalit din siya. Eh, nagkaayos na kayo. Noong nagkaayos na kayo, itong take, kinagawa mo, galit pa rin sa kanya. Nagkaayos na kayo, masama yun eh. Dapat, huwag mo yung kwento eh, minsan, kakalat kaya, kasi sabihin niya, uy, hindi naman ako chismoso, no? Yung chismoso, yung kinagkwento ko. Yun ang sinisisi. Kasi pagkatapos na, siyempre, meron pa pang mga other distracting behaviors. Even to the point of literally killing the person. Tama niyo? But the other side is you either forgive, reconcile, and love again. Because God wants us to create